Hi, Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cape Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tingnan po natin ano po yung mensahe for you. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayo ditong Share Your Gifts. Your creativity positively impacts the world. It's rife with beauty and innovation. Everyone benefits from your arts, especially you. Get to know your talented inner muse. Nurture your vision. Your unique gifts are meant to be shared. So for some of you, need nyo daw i-share yung inyong gifts, diba? Ano ba? Either sa photography. For some of you kasi, pag tinatanong kayo, water signs, karamihan, no? Pag tinatanong kayo, ano yung talent mo? Sinasabi nyo wala. Pero meron naman talaga. Alam nyo kung ano yung mabibigay nyong regalo sa ibang tao. Ito, be present. At hindi lang sa ibang tao, pati sa sarili mo. You need to connect with yourself. Some of you kasi kapag namamroblema kayo, hindi nyo din maintindihan yung sarili nyo. Hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo. Hindi nyo matulungan yung sarili nyo. Your full presence is the greatest gift you can give yourself and others. Life is happening right now, in this moment. Today is the only day that matters, right? Live life the fullest. Yan yung sinasabi sa'yo dito. Anchor yourself in the now and give it your all. Notice the details and drink in the sweetness. Be present. So, enjoy your day and live life to the fullest. Ngayong araw lang yung nagmamatter. Why? Kasi hindi naman natin alam, di ba, kung ano ba ang tomorrow, ano bang mangyayari tomorrow. Yes, meron tayong plans, pero hindi tayo sure mangyayari ba yung plans natin for tomorrow. So, enjoy the now. Be present. Tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay Water Signs. Water Signs, this is for you. Mayroon tayo ditong the end of a top cycle approaches. Okay, so yung iba sa inyo nga, namang problema kayo. Full moon in Capricorn, so this could be your moon or maybe you are dealing with a Capricorn. Capricorn yan. Tignan natin. Spirit Guide. Iba sa inyo, pet lover kayo. Water signs. Spirit Guide. At saka, ang hilig nyong picturean is hindi yung sarili nyo. Kung ano man kayo, is ano, yung mga scenery. Yung, kunwari, pag nagbabiyahe kayo, yung mga daan, ganyan. Oo. Siguro nakaka-relax yun sa'yo. So, siguro, yan, kung yung iba sa inyo may pinagdadaanan kayong mabigat ngayon. So, siguro need nyong lumabas. Diba? Huwag kayong mag-stay sa bahay. Para hindi nyo masyadong maisip yung inyong problema. At saka mag-enjoy nga kayo, di ba? Kasi ngayon yung pinakamahalagang araw mo. Learn from life. O di ba? May tinuturo kasi sa'yo si universe. May tinuturo sa'yo si God. Kaya pinagdadaanan mo yung mga bagay na yan. So, huwag mo siyang sisihin. Huwag kang magalit. And enjoy your life. Kahit nasabi natin na may pinagdaraanan ka pa. Enjoy mo lang yung mga moments na yan. In your darkest moment. Pero huwag ka naman masyadong mag-enjoy. Diba? Kailangan mo ding tulungan yung sarili mo. So, learn from life. May tinuturo sa'yo si universe na magpapatatag sa'yo. Water signs. And magiging wiser ka sa mga pipiliin mo pang decisions as time goes by. Tignan pa natin pagdating sa iyong career kung ano yung mensahe for you. Spirit Guide, pagdating po sa career. So, you know, yung iba sa inyo, ang dami yung pinag-aaralan. So, di ko alam kung may nire-review ba kayo. Or meron kayong sobrang pinag-iisipan na decisions. Alam nyo kung bakit. Kasi yung decisions nyo na ito, water signs, is maaring mag-define sa inyo in your future. Ibig sabihin, kung ano man tong decisions na gagawin mo today, ay malaki yung epekto sa life mo. Hindi lang siya months, kung hindi years yung itatagal ng effect nito.
Kaya pag-isipan mong mabuti kung ano man tong decisions na gagawin mo. Ba? Diba? Tanungin, una mong tanungin yung sarili mo is magiging masaya ka ba dun sa decisions na gagawin mo? Kasi yun yung kailangan natin eh. Mahirap na nga yung buhay tapos papahirapan mo pa yung sarili mo dun sa desisyon na pipiliin mo. Wag na lang, ba? Diba? So, tanungin mo yung sarili mo, magiging masaya, magiging fulfilled ka ba? Ikaw mismo ha, hindi yung mga tao sa paligid mo, dun sa choices na pipiliin mo. Ask yourself. Tignan natin pagdating sa iyong finances. Meron tayong Queen of Pentacles. Meron tayo ditong Ace of Cups. At Five of Pentacles. Meron tayong Queen of Rods. So, dalawang babae yung nandito. So, could be, ayan, yung iba sa inyo, medyo nahihirapan na kayo dito pagdating sa inyong trabaho. Actually, medyo frustrated kayo. Okay? Parang yung work mo ay hindi nag-work. Gets mo ba? Oo, yung parang yung mga gusto mong mangyari pagdating dito sa trabaho mo ay hindi siya nangyayari. Feeling mo laging may kontra dito. Pero actually, hindi naman kontra yung taong yan. Oh, meron tayo ditong Nine of Pentacles. So, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong ihinto yung gagawin mo. Sabi ko nga sa'yo, diba? Baka ito yon. Yung decisions na gagawin mo ay magde-define sa'yo in the future, in the coming days. At meron tayo ditong Ace of Cups. Ayan o. And Five of Pentacles. So, meron nga talagang matatapos dito. Ito siguro yung nahihirapan ka dito pagdating sa iyong trabaho or siguro meron ka pa rin iniisip pagdating sa trabaho mo. Iba sa inyo parang hindi kayo satisfied. Yes, may decision talaga kayo na kailangan gawin dito and may pag-usad dito. Okay? So for some of you, maaring may iwan kayong trabaho kasi feeling nyo hindi na yun nag-work out for you. Or maybe mayroong isang tao dyan, hindi ko naman nakikita ang pinapahirapan ka ng taong to. So, this could be your mentor. Okay? So, parang sobra kang nai-inspire sa taong to. Or pwede rin na hindi ito sa trabaho. Kung hindi, yung inspiration mo could be your family or a male, female figure in your life. Oo. Parang inspire na inspire ka dun sa taong yun. Kaya parang susundin mo siya. Or kung ano yung pinapayo niya sa'yo, susundin mo siya. Susundin mo yun. So, yun nga, diba? Learn from life nga eh. Be present with your life. So, dapat ikaw yung mag-e-enjoy dun sa pipiliin mong decision, hindi ibang tao. Okay? Pasayahin mo yung sarili mo. Kasi yun lang yung mareregalo mo sa sarili mo. Life is short nga. Water signs. Tignan natin pagdating sa yung finances. So, may fulfilling work ka na gagawin dito. Actually, siguro yung iba sa inyo, kung nag-iisip man kayong umalis dyan sa trabaho nyo, bago kayo umalis, talagang, alam mo yung all set na, na gawa nyo na yung mga dapat nyong gawin. Off. Parang aalis kayo dyan na fulfilled naman kayo. Or mataas naman yung tingin nyo sa inyong sarili. Meron tayo ditong Five of Rods, the Empress, and the Hierophant. Pagdating ito sa iyong finances, okay? So, may nagtatalo-talo dito. For some of you, di ko alam kung mana tong pinagtatalunan nyo or yung iba naman po sa inyo, baka nagtatalo yung isip at puso mo pagdating dito sa mga decisions na ginawa mo pagdating sa iyong kaperahan or yung iba po kasi sa inyo, malamang sa malamang ay breadwinner kayo. So parang, hindi ko alam kung sino tong nagtatalo na to. Okay, pagdating to sa bahay, ang dami nyong ginastos pagdating sa bahay. Yung iba po sa inyo, nagbabalak yata kayong magnegosyo, pero hindi nyo naman alam kung ano. So, yun siguro yun, kailangan nyo yung pagdesisyonan. Oo, parang merong away dito eh, pagdating sa pera. Yung iba po dito, parang, hindi ko alam kung sa family members mo to. Tinatanong pa ng taong to kung ano, kung magkano ba yung kinikita mo, which is mali yun, diba? Hindi mo dapat tinatanong sa tao yun kung, ay, magkano yung sweldo mo, magkano yung kinikita mo. No. Mali yun. Hayaan mong kung mag-open up yung taong to. Pero, ang pangit pag mag-open up ka, diba? Kasi parang naman nagyayabang ka. Water signs. So, meron tayo ditong Ace of Rods. So, yes, yung iba nga sa inyo, meron kayong actions na gagawin regarding your finances. Yung iba po sa inyo, parang, di ko alam kung may babawiin. May babawiin talaga. No? May sisingilin kayo today. The Hangman. So, nakabitin yung pera mo dito. Queen of Swords. The High Priestess.
Okay. So, tuloy, ikaw yung naiipit dito kasi yung pera mo, yung hindi, ay, pera mo na, hindi mo pa mahawakan. Hindi ko alam kung nag-invest yata kayo. O siguro, meron kayong, ano, pinagtatalunan dito kung kukuhanin mo na ba yung in-invest mo or hindi pa. Tingnan pa natin pagdating naman sa iyong love life, water signs, spirit guide pagdating po sa love life ni water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Ano po yung mensahe natin? Spirit guide, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron tayong clock, needs time. Okay, for some of you, meron talaga kayong pinag-iisipan dito. Separation, no? Para sa mga, what is clock? Paradise. Okay, meron nga kayong, para sa mga single, meron kayong kailangan decisions na gawin. Actually, yung decisions na to, makapagpasaya to sa inyo. But syempre, pinag-iisipan nyo talaga. And for some of you naman, need nyo pang mag-heal. So, meron pa rin talaga kayong pinoproblema from your ex, from your traumas. Happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. So, for some of you, meron kayong nakakausap, pero tinatansya nyo pa or talagang mas kinikilala nyo pa yung taong ito. So, hindi kayo nagmamadali. Ine-enjoy nyo lang yung moments. Diba? Yun naman yung sabi sa inyo ni Universe. Mag-enjoy lang kayo sa life. Pero wag naman sobra-sobra. Masama din ang sobra. Water signs. Meron tayo ditong separation and the chaser. For some of you, maring naghiwalay na kayo nitong person mo. Hindi ko alam ha. Ito na lang yung mga napipick up ko. Bahala na po kayo kung saan kayong makaka-relate. Oo. So, sadness missing you. Someone is missing you. Pero yung taong to kasi hindi siya gumagawa ng way para kausapin ka. Para mag-sorry sa'yo. Or para suyuin ka. Wala siyang gagawin. Chaser in a codependent relationship. Fear of abandonment issues. For some of you, eto ka naman. Pwedeng magkabaliktad yung energy, ah. Ayan, meron namang habol ng habol dito. So, baka ikaw to, hinahabol-habol mo yung person mo. Kasi nafe-feel mo naman talaga na may feeling siya sa'yo. Hindi lang niya sinasabi. Diba? Kaya lang kasi parang kahit ano yung gawin mo dito, hindi pa ito yung time para sa inyo. Meron tayong camera. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. So, for some of you naman, ayan, meeting someone new, dating, get back out there, plan, set a date. So, yung iba sa inyo, parang ready na kayong tumanggap ng bagong love life. Ayan, ready na kayo kung ano ba ang ibibigay sa inyo ni Universe, ni God, pagdating sa inyong love life. Though, sometimes, ito yung iba sa inyo, hindi naman to new person eh. Could be ito yung ex nyo or ex-husband, ex-wife nyo or ex-BF, GF nyo. Kasi baka meron dito makaka-realize na ikaw pala talaga yung gusto niya. Water signs. Wala nang iba. So, ayan, baka nilalayuan kayo before ng taong to, pero this time, makaka-realize na siya. Ay, mali pala yung ginagawa ko. Sinaktan ko pala yung taong mahal ko. Kasi, di ba, learn from life. Meron kasing kailangan sigurong matutunan yung person mo or maybe ikaw, bago mo ma-realize, sabi nga eh, pag wala na, doon natin naiisip yung halaga ng isang tao, ng isang bagay. So, kung meron man po kayong iniiwasan or merong umiiwas sa inyo, hayaan nyo lang yung taong yun. Kasi baka by that time na, alam mo yun, tumigil ka sa paghahabol sa taong to, doon niya ma-realize na mahalaga ka pala, na mahal ka pala niya. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa, lalo na kung nafe-feel nyo naman talaga na mayroong feeling sa inyo yung taong to. Mafe-feel nyo yun. Makikilala yun ng puso nyo, hindi lang ng isipan nyo. Kasi minsan, di ba, nangugulo yung isip mo. So, ayan, enjoy nyo lang muna yung moments nyo, enjoy nyo yung life nyo, and, ayan, madami pa kayong kailangan matutunan sa life.
water sign. So, yan lang po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy the rest of your day.